Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood po ngayon. Salamat po sa Panginoon sa muli na naman pong araw na tayo po'y magkasama-sama para po mag-aral ng kanya pong mga salita. So, ngayon pong gabi ay ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa po sa pinakang sikat at malimit po ay nauulit sa mga preachings. At ito po'y isa pong kahanga-hangang story sa Bible na kung saan ay yung imposible po ay naging posible dahil po ng atin pong Panginoon. So, bago po ako magsimula, nais ko muna pong batiin po yung pong mga lagi pong mga nakasubaybay po sa atin pong gawain po tuwing tayo po ay nag-online. Binabati ko po ang Tia Dory at saka po ang Tia Sammy na lagi pong nakaantabay at ang kanya pong mga anak. Sa Maynila naman po ang Tito Diging na nanonood po lagi ng gawain pong ito. At of course, si Sister Micah na taga Nueva Ecija, no? At salamat sa iyong pagsuporta at sa mga shares ng atin pong gawain. At dun sa ibang nanonood po, kasama po namin, ay ako po'y bumabati sa inyo ng isa pong magandang gabi at mapagpalang gabi po sa ating lahat. So ngayon pong gabi ay simulan po natin ang pag-aaral po na may pinamagatan pong God's Salvation in the Story of the Three Hebrews in the Fiery Furnace. Ano? So ito pong tagpong ito ay makikita po natin in the Book of Daniel at chapter 3, no? So ngayon pong gabi ay basahin po natin yung kwento, mga minamahal. So simulan ko po sa verse 10 hanggang verse 23, mga kasama. So, medyo mahaba-haba, pero samahan niyo po ako para po atin pong makita po mismo kung ano po yung sinasabi po dito sa Bible. Daniel chapter 3, verse 10 to 23. Sabi po dito, "Ikaw, O Hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba, iahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrak, si Mesak at si Abednego. Ang mga lalaking ito, O Hari, ay hindi ka pinakundanganan, sila hindi nangaglingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrak, si Mesak at Abednego. Kanilangan dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Sadrak, Mesak at Abednego, na kayo hindi mga glingkod sa aking mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsianda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita at ng lahat ng sari-saring panugtog na magpapatirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo'y iahagi sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrak, si Mesak at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami mga glilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagay na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrak, kay Mesak at kay Abednego,
Kaya't siya'y nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ng isang malakas na lalaki na nanga sa kanyang hukbo na gapusin si Sadrak, si Misak at si Abednego at sila'y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagay ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal at may kanilang ibang mga kasuutan at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrak, kay Misak at kay Abednego. At ang tatlong ito, si Sadrak, si Misak at si Abednego ay nagsibagsak na nagagapo sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. So, sa gabi pong ito ay bago natin pag-aralan ang kwento pong ito at nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga simbolo, mga karakter na pinatutungkulan sa panahon natin ngayon, no? Ay samahan nawa tayo ng ating Diyos sa pananalangin. Tayo po muna po ay manalangin. Amang banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong gabi ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo pong kadakilaan, sa iyo pong kabutihan, sa buhay po namin, na ito pong istoryang ito, Panginoon, ay maaari naming mapagkuna ng kalakasan na sa katotohanan o Diyos, kapag kami, Panginoon, ay tumatayo sa katwiran mo, kami po ay naglilingkod sa iyo at kinikilala ka namin, Panginoon, walang imposible sa iyo. Kaya niyo po kaming ingatan, Panginoon. At sa gabi nga pong ito, Diyos, dinadalangin ko po ang bawat nakikinig at ang bawat tao po na makikinig pa ng video na ito, dalangin ko po, Diyos, ang iyong pagliligtas. Magligtas ka at makilala nawa nila ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Sa gabi pong ito, Diyos, sasamahan mo po kami at pagpapalain. Ito po'y aming samo at dalangin, o Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. So, mga minamahal, magandang gabi pong muli sa atin pong lahat. So, pag-usapan muna po natin ano po ba yung kwento po dito, no? So, ang kwento pong ito, mga minamahal, ay dito po makikilala po natin si Prophet Daniel. Ano po? Si Prophet Daniel ay isa po sa pinakang tapat ano na mga lingkod ng ating Panginoon. Kung bakit siya po ay ginamit para po ipakita ang kanya pong walang hanggang kapangyarihan. Makikita rin po natin dito, mga minamahal, yung pong mga kaibigan po ni Daniel. At makikita po natin dito, mga minamahal, na sa tuwing ang Diyos ay gumagawa sa buhay po natin bilang mananampalataya, hindi natin maiwasan na ang kaaway po ay gagawa din sa atin pong buhay. Makikita po natin dito, mga minamahal, ay ito pong si Haring Nabucodonosor ay gumawa po ng tinatawag na larawang inanyuan. So, ang pinakang background po ng istoryang ito, makikita po natin na ito pong si Haring Nabucodonosor ay nagtalaga po ng pagsamba. Ang problema lamang po, mga minamahal, ay yung kanila pong sasambahin po ay larawang ginto. Ano, ito po ay may taas na ilang pie, mga minamahal, at ito po ay yari sa ginto. At sa panahon pong ito ay nag-utos po si Nabucodonosor na lahat po ng mga mamamayan sa lugar na iyon ay dapat ay sumamba o yumukod, magbigay galang at magbigay papuri doon po sa kanila pong ginawang Diyos. So, mga minamahal, makikita po natin dito, unang-una po yung napakalaking kasalanan po ng tao sa bagay na ito. Could you imagine, gumawa po sila ng kanilang Diyos. Ang kauna-unahang utos po ng ating Panginoon, sabi ng Exodus chapter 20 verse 3,
huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. No? Ang utos po ng Diyos ay maliwanag. Ang Diyos po ay hindi mo pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng gayahin ang Diyos o gumawa ka ng anumang larawan. At ito po kamakailan ay napag-usapan po natin dito po sa ating Bible study na gumawa po ang mga Israelites ng tinatawag na larawang ginto o yung guyang binubo. Yari po sa mga ginto na galing sa mga alahas. At makikita po natin na yung galit ng Diyos ay nagpuot, napuot doon po sa ginawa ng mga Israelita na sila ay gumawa ng kanilang sariling Diyos upang maging gabay nila o maging Panginoon nila sa kanila pong buhay. So mga minamahal, ilang symbolism or ilang character ang nais ko pong ipakilala sa inyo ngayon pong gabi. So number one po, si Nabucodonosor po dito ay nagre-represent po siya, mga minamahal, of course, dun po sa hari ng kasamaan sa mundo pong ito. Yung Diyos ng sanglibutan ito, according to 2 Corinthians chapter 4 verse 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, si Nabucodonosor po ay representation po ng masamang hari or what we call the evil one. So maliwanag po na ito pong si Nabucodonosor ay representasyon po ni Satanas. So wag na po tayong lumayo, direct to the point po tayo. Si Nabucodonosor po ay bilang hari ay naroon po yung image po ni Satanas. At makikita po natin dito mga minamahal na siya po ay makapangyarihan. Siya po ay may mga prinsipe dito, may mga gobernador. At kanila pong tinipon upang italaga. Ang tawag po dito ay inauguration. Kumbaga po sa isang building, ang gagawin po ay tatawagin po lahat ng may kinalaman. Of course, yung mga may mga opisyal o may mga katungkulan ay kanya pong tinawag upang italaga po yung larawang inanyuan. At makikita po natin mga minamahal sa kwento na ang kanila pong naging kasunduan para po sambahin yung larawang inanyuan, inireport sa buong bayan mga minamahal na pagtumunog yung mga panugtog kagaya po ng korneta, plauta, alpa, sambuko, salterio, gaita, at lahat ng sari-saring panugtog. Mga minamahal, ang ibig sabihin po dito, ginamit po lahat ng mga bagay na pwede pong ipagpuri nila dun sa kanilang Diyos. So makikita po natin sa story na sa ganito pong paraan, malalaman po nila kung kailan po dapat sila ay yumuko o magbigay galang o sumamba dun sa larawang inanyuan. So mga minamahal, nais ko pong pumunta tayo dun sa isa pa pong character na pinapakilala po dito. Makikita po natin dito na meron pong tatlong lalaki, mga minamahal, na ang pangalan po nila ay si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. No? Mga minamahal, makikita po natin na ito pong tatlong ito ay hindi talaga yun ang kanila pong pangalan. Sila ay pinalitan lamang po ang pangalan, At ito pong kanilang pangalan ay hindi talaga po nila, ito yung legit o kanila pong pangalan. Personal. At mababasa niyo po diyan na pinalitan po yung kanila pong pangalan. So makikita po natin dito mga minamahal na sa Bible po yung pagpapalit po ng pangalan ay indication po ito sa mga taong mananampalataya. So makikita po natin si Jacob ginawang Israel. Si Abraham ginawang Abraham. Si Apostol Pablo dati ang pangalan niya ay Saul. Pero ngayon, ang pangalan po niya sa Bible ay Pablo. So mga minamahal, ito pong tatlong ito ay malapit na kaibigan po ni Daniel. And I believe in all of my heart, si Daniel po ay kanila pong pinapakinggan. No?
Ito pong tatlong ito ay kaya kaibigan, sabi nga po, the same feather flock together. At makikita po natin mga minamahal, ito pong si Daniel ay makikita po ninyo na siya po ay mananampalataya sa Biblia. Si Daniel po ay nagpapakilala ng mga hiwaga ng panaginip. Makikita po natin yan. At siya po yung nag-i-interpret ng mga bagay-bagay. Ano, at mga panaginip o mga pangitain na nakita po ng hari. So makikita po natin dito, mga minamahal, na ito pong tatlong ito ay meron po silang tinatawag na pananampalataya. Mababasa po natin yan, mga minamahal. Verse 10, ikaw o hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog, ay magpapatirapa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatirapa at sumamba, iahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Verse 12, may ilang hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Mang minamahal, ito pong tatlong ito ay may katungkulan. Ibig sabihin po, mga minamahal, hindi po sila compromiser. Marami po kasing mga tao, pagka po nakapasok na po sa politika, ito na po yung trend eh. Napakahirap po tumayo sa tunay na pananampalataya o ating katwiran. No? Dahil alam nyo, pag pinasok nyo po ang gawain po ng politika, talagang umiikot malimit ang politika sa pera. At alam ko pong naunawaan nyo po ako sa akin pong sinasabi. Pero makikita po natin dito sa tatlong ito, na sila po'y nag-stand dun sa kanila pong pananampalataya na hindi sila sasamba sa ibang Diyos. So mga minamahal, makikita po natin dito yung okay lang sila'y matanggal sa trabaho. Kasi hari po yung sinaway nila eh dito. So makikita po natin dito sila po ay ordained or meron silang katungkulan. They were officials in this moment. Ano? Sila po ay mga may katungkulan. So makikita po natin si Shadrach, Meshach at si Abednego, ang mga lalaking ito o hari ay hindi ka pinakundanganan, sila ay hindi nangaglingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisambaman sa larawang ginto na iyong itinayo. So mga minamahal, makikita po natin dito yun pong buhay po ng tatlong ito na alam nila yung consequence ng kanilang pagsuway sa hari, and yet sila po ay hindi sumunod sa sinasabi po ng hari. Mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, marami pong struggle po ang mga churches o ang mga pastor. Isa po sa struggle po ng mga pastor, napakahirap po na palaguin ang mananampalataya na hindi po nagsasama-sama. Sapagkat yung pagsasama-sama po, mga minamahal, sa Biblia po, ay isa pong tanda ng kapangyarihan ng Diyos. O what we call, yung power po kasi pagka po nagsama-sama, nagkakaroon talaga po ng power. And because of this pandemic, makikita po natin, kagaya po sa Amerika, na meron po dong pastor na sila po ay nagkaroon ng gatherings, even though sila po ay may mask, sila po ay may social distancing, pero sila po ay pinarusahan ng government ng pagbabayad, ano ho, $50,000 every service, dahil sila'y lumalabag doon sa tinatawag na batas o yung tinatawag na protocol ng government para dito sa pandemic na ito. Mga minamahal, ang application po nito, nitong story ito, ganito. Kahit tayo po, mga minamahal, ay pagbawalan, dapat tumayo tayo. Ito po yung itinuturo ng Diyos. Tumayo tayo doon sa tama. Hindi po lahat ng mga sinasabi ng mga government officials, ano po, ay talaga pong tama. Makikita po natin sa Biblia, gamitin ko pong halimbawa ang Hebrews chapter 10 verse 25.
na huwag ninyong pabayaan ang pagkakaisa o yung pagtitipon sapagkat nalalaman ninyo na ang panahon ay malapit na. Kayo'y mag-aralan sa isa't isa. Mga minamahal, isa po sa inalis ngayong pandemic ay yung gathering. Alam nyo po, hindi po naiintindihan ng government yung pong halaga po na ang mga tao po ay nakakasamba sa tunay na Diyos. Sa totoo na po, ako bilang pastor at batang pastor, ako po'y naniniwala na hindi lang po yung pandemic na yan ang disastrous o talagang nakakawasak ng buhay. Kaya tama po yung atin pong mga ilang official sa government, lalo na po sa pangunguna ng President Duterte, na yung pong droga sa kabila po ng pandemic na ito, huwag tumigil na supilin po yung mga nagbebenta o yung naggumagawa, yung mga nagtutulak nito ay mahuli. Nakakalungkot lang na mayroong mga tao na nasa pandemic na nga, nanguhuli pa daw po ng adik. Eh samantalang, kahit naman may pandemic o wala, dapat talagang hulihin yung mga taong masasama. So mga minamahal, ang point ko po is ganito. Paano kung dumating sa point na yung ulti nyo pong pagpunta dito sa simbahan, tayong mananampalataya ay sasabihin, ang sino mang sasamba pa rin ay magmumulta, kagaya po sa Amerika. Mga minamahal, ewan ko lang. Pero ako po'y naniniwala na yung tunay na mananampalataya ay susubukin. Ang sabi po ng aklat ng Pedro, ang inyong pananampalataya na tulad sa ginto, ito po ay sinusubok, mga minamahal, sa apoy. At yung mga pagsubok sa buhay po natin, ito po kasi literal na apoy yung sumubok sa kanila, mga minamahal. Pero pwede natin itong i-apply sa iba't iba pong mga pagkakataon. Paano kung ikaw ay persecuted? Paano kung ikaw ay maraming humahadlang sa iyo para makapaglingkod sa Panginoon? Ikaw ba ay tatayo pa rin dun sa katwiran ng Diyos? Gaya ng tatlong ito na si Sedrak, Misak at Abednego? Hindi ko po alam. Ano? At sana po, maging kagaya po tayo ng tatlo pong ito. Dahil ngayong gabi, nais ko pong ipakita po sa inyo na yung mga taong tumatayo sa pananampalataya ay hindi pinababayaan ng ating Panginoon. So makikita po natin si story, nagalit po itong si Haring Nabucodonosor. At sa kanya pong galit, mga minamahal, yung pong ordinaryong init ng pugon, ito po'y kanyang pinainit at inutusan niya yung kanyang mga tauhan na ito'y painitin ng 7 beses. So punta muna po ako dun sa symbolism po noong fiery furnace. So mga minamahal, spiritually po, ito pong fiery furnace na ito, it speaks about hell. Sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga manggagaway, sa mga mangangalunya, sa mga mapakiapid, at sa mga maglalasing, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So mga minamahal, totoo po ang impyerno. Sapagkat kung hindi po totoo ang impyerno, hindi po totoo rin ang langit. Sapagkat dalawa lang po yung destinasyon po ng tao. It is either sa langit o sa impyerno. Mga minamahal, makikita po natin dito na itong tatlong ito ay hinatulan sila that they are deserve na mapapunta po doon sa apoy. Mga minamahal, ayos ko pong sabihin sa inyo na lahat po tayo ay hinatulan ng Diyos, sabi ng John 3:19. Sapagkat inibig natin ang kasamaan kaysa sa kabutihan, mga minamahal. You and I are guilty of the sin we have committed against God. Ikaw at ako ay dapat itapon sa impyerno. Mga minamahal, ito pong apoy na ito speaks about the hell of fire. At nais ko pong sabihin sa inyo
na basta ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ikaw ay karapat dapat ibulid sa dagat-dagatang apoy. And even I myself, mga minamahal, hindi ko po ikinakayang sabihin na sa pagiging makasalanan ko, ay ako po talaga ay pang-impyerno. Ako po dapat ay sa impyerno pupunta. But I want to share this with you everyone, sa lahat po ngayon na nakikinig. Makikita po natin ang tatlong ito, na sila po ay kahit hinatulan, sila po ay hindi po nasaktan. Makikita po natin dito sa kwento, I'm going to read this for you, para makita po ninyo, ano po, na pagka ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay mananampalataya ng ating Diyos, ikaw ay kanyang iingatan. Ang sabi po dito, sa verse 21, nang magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may suot, may tunika at may mga balabal, may kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Mga minamahal, ayos kong sabihin sa inyo, yung mga naghahagis po dun sa tatlo. Of course, ako'y naniniwala, hindi po itong tatlong ito ang magbo-volunteer na tumalon dun. So sila po'y kailangan pong buhatin, no? Kailangan po silang, kumbaga po, ay itulak doon para sila, ano, wala pong normal na tao na excited pumunta po doon sa apoy. At minsan napanood ko po yung video po nito, mga minamahal, ay talagang itong tatlong ito ay bago po sila mapapunta po doon, talagang inihanda nila ang kanilang puso na sila po ay mamatay o sa hindi o ingatan man, hindi mawawala ang kanilang tiwala sa Diyos. Iyon po ang maganda sa tatlong ito. They are a great heroes of faith in the Bible, mga minamahal. Pero gusto ko pong pansinin po ninyo yung mga symbolism dito. Yung mga naghagis po dito sa tatlong ito, mga minamahal, kasi mainit yun eh. Anong ginawa nung mga taong ito? Sila po ay nagsuot ng ika nga po ay damit na kung saan, mga minamahal, kung nakakita na po kayo ng pang-astronaut, sa panahon pong yung parang ganun ang suot nila. Mga minamahal, yung damit na yon, yung balabal, yung tunika, o yung ibang kasuotan ay tinukoy po dito, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ang tumutukoy po sa atin pong mga ginagawa para tayo itanggapin ng Diyos. Ito po yung mga mabubuting gawa na ating itinataklob sa ating mga sarili. Ito po yung ginagawa natin, nagpapakabuti tayo po ay nagpipinitensya, tayo po ay nananalangin, nagrurosaryo, ano man yung ginagawa natin, tayo po ay umaakit ng bundok, tayo po ay umaanib ng relihiyon. Mga minamahal, yun po ang ibig sabihin po nun. So, ang nakakapagtaka po dito, sila po, yung mga naghagis ay hindi naman pumasok dun sa loob. Pero sila po yung nangamatay, sabi po ng Biblia. And in verse 22, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. Mga minamahal, maliwanag po sa story na ang una pong namatay yung naghagis. Mga minamahal, sa Bible po, huwag po kayo mag-alala. Sapagkat pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, ang una pong sinusupil ng Diyos ay yung mga taong gumagawa sa atin ng masama. Opo, sabi po ng Biblia, no? Yung ginawang silo ng tao, siya rin po yung mauhulog doon. Tanyo po, inihagis po yung tatlo, pero sila po yung nangamatay. Mga minamahal, maraming mga tao po ang kagaya po nitong mga naghagis. Sila po ay mga unbelievers, yung mga naghagis na ito. Pastor, tanong, yung bang ibang tao doon ay mananampalataya din? Ako po'y naniniwala, marami po doon ang mananampalatayang lumuhod din dahil natakot po silang mamatay.
Ako naniniwala, hindi aapat ang mananampalataya sa panahong ito. Ito'y, ako'y naniniwala, higit 10, higit 100 ang mananampalataya. Pero dahil sila'y natakot, doon sa parusa, ay sila po ay umiiyak na lang at umihingi ng tawad habang sila po ay nakaluhod at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga minamahal, yung pong mga naghagis speaks about the unbelievers. Yung mga taong gumagawa sa atin ng masama, nagsasalita sa atin ng masama, sila po ang unang pinapatay ng Panginoon, no? So, yun naman pong iba na sumamba, no? Kasi nung sila po yung sumamba, marami po sila eh. At ito lang po, bukod tanga itong tatlong ito, ang talagang matigas at hindi po sumamba. Sabi nung ibang mga mananampalataya, oh, baba na rin kayo, oo, ito ay papatayin. But you know what? Itong tatlong ito ay ginamit ng Diyos upang ipakilala ang kanyang kadakilaan. What is the lesson from this story? Mga minamahal, makikita po natin sa story na inihagis po itong tatlong ito at sila'y nalaglag dun sa apoy. At ang sabi po dito, mga minamahal, nang magkagay si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di ba ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila nagsisagot na nagsabi sa hari, totoo o hari? Mga minamahal, tatlo po yung inihagis, pero biglang nagtaka itong si Nabucodonosor. Ang sabi po dito, siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. So hindi ko alam kung gano'ng kalinaw po itong akin pong presentation dito sa atin pong Bible study. Makikita nyo po dito yung pong hari, ano, nandito sa part na ito, at yun naman pong tatlo na nandito po sa fiery furnace, mga minamahal. At ang sabi po dito, at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Mga minamahal, ito pong pang-apat na ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Mga minamahal, dito po sa tagpong ito ay literal na nagpakita ang Panginoong Jesus. Wala pong ibang character na ipinakilala po dito, pero ito po ang representation po ng ating tagapagligtas. Mga minamahal, makikita po natin dito na lumalakad po sila doon sa gitna ng apoy. So ano po yung unang lesson na pwede po nating matutunan dito? Tandaan po natin ito. Pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo mapapaano. Mga minamahal, marami na po kung na-experience ano po na mga pagkakataon sa buhay ko na talagang ipinakita ng Diyos na basta ikaw ay naglilingkod, ginagawa mo yung kanyang kalooban, hindi ka mapapaano. Kaya yung mga taong takot na takot, ayaw sumimba, magkaka-COVID, dalawa lang po yung totoo doon, mga minamahal. Una, ayaw niya talaga. Amen. Ayaw niya talaga. Pangalawa po, eh hindi pa ganun kalago ang kanyang pananampalataya. So yung ayaw talaga, unbeliever yun. So ka naman nakakitang mananampalataya, ayaw sa Diyos. Di po ba? So kung gusto mo, gagawa ka ng paraan. Kung ayaw mo, gagawa ka ng dahilan. Eh ito naman pong bata pa sa pananampalataya, ay hindi pa ganun kalago sa salita ng Diyos. Kung bakit siya po, sa panahon po ng pandemic na ito, eh takot na takot sa COVID. Mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, maraming mga tao ang namatay na po ng COVID. Sukdulan po, mga minamahal, mamatay po tayo sa COVID na yan. O tamaan po tayo ng sakit, for the glory of God, hindi po masama. Bakit? Sa Bible po, kung mamamatay po tayo na naglingkod sa Diyos, ayun po ay mas ano yun? Mas nakakatuwa yun. Yun po ay isang legasiya, mga minamahal. Kaya nga po itong tatlong ito, sabi po nila, mamamatay din lang naman, edi mamatay ng sumusunod sa Diyos. Nakakalungkot, maraming Kristiyano sa panahon po ngayon, ginagamit pang dahilan ng COVID para sa kanyang sariling kalayawan, para sa kanyang sariling mga kagustuhan sa buhay. Ako po yung naniniwala,
na pag tayo po ay pumunta dito sa simbahan, basta sumusunod tayo sa health protocol, hindi tayo nagbebeso-beso, tayo po ay nag-ngingitian lang kahit naka-face mask, ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Mga minamahal, nakakalungkot lang ang dahilan bakit hindi makasimba, baka magto-COVID. Pero nakakapunta ng palengke. Pero nakakapunta kung saan-saan. Nakakapaglayas. Pero yung simbahan ay hindi mapuntahan. Sa mga nanonood po ngayon na bago lamang po sa pakikinig o kayo po hindi pa po Baptist, ano po, hindi po kayo kasama dun sa akin pong tinatalakay. Pero ako po'y natutuwa kung kayo po ay sumampalataya na through this online Bible study, simple lang po ang pwede nyo pong magawa bilang ngayon ay sumasampalataya. Tutukan nyo po lagi ang atin pong gawain dito po sa simbahan na ito, ano, at kayo po ay maabot ng pagpapala ng Diyos. At kung maging normal po ang lahat, no, simple lang po, kayo po'y maghanap ng simbahan sa lugar po ninyo na nagtuturo ng tamang aral. Halimbawa, nasa Maynila ka, marami pong Baptist churches sa Maynila. Marami pong mga simbahan po doon na nagtuturo ng tamang doktrina. At hindi lamang po doktrina, kundi yung tamang pamumuhay. Sapagkat hindi po lahat ng simbahan ay talagang nagtuturo kung ano yung itinuturo ng Biblia. Marami po ngayong mga simbahan po na ang nasusunod sa simbahan ay ang tao, hindi po ang Diyos. Kaya nga po, meron akong napakinig eh. Sabi niya sa akin, kaya daw siya hindi aalis sa Katoliko. Ano, I'm sorry to say this word, pero yun po yung katotohanan. Ang sabi niya, kaya ako'y hindi aalis sa pagiging Katoliko kung kailan ko gustong sumimba, dun lang ako sisimba. Walang mag-aano sa akin, kung hindi ako sumimba, okay lang. Kung ako'y sumimba, okay din lang. Mga minamahal, pag binasa natin ang Biblia, ang tunay na Diyos, hindi pwede yun. Siya nga ang Diyos. Siya nga ang hari ng mga hari. Yung ang simpleng hari lang, hindi pwedeng mabali ang kanyang sinabi. Eh siya po yung hari ng mga hari. Tapos sasabihin mo, eh kung kailan ko gustong sumamba, doon lang ako sasamba. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ikaw mismo ang Diyos ng buhay mo. You are the captain of your own ship. Kaya nga lubog ang buhay mo eh. Kaya nga maraming tao ang ngayon ang nagdurusa dahil tayo ang naging Diyos ng ating buhay. Pero mga minamahal, ako po'y naniniwala na itong tatlong ito ay pinagpala ng Diyos. Mga minamahal, ituloy ko po yung kwento. So, eto na nga po, itinapon, ang sabi po ng Biblia, hindi man lamang po sila nasunog ang kanilang balahibo. Ang minamahal, yun nga lang iniisip ko, ikaw ay mapalapit lang dun sa lutuan, yung nagluluto, kalimbawa sa talyase, tapos ang lakas ng apoy, hindi ka makalapit eh. Papansin mo na lang, yung balahibo mo, umurong na eh, naubos na. Dahil yung simpleng liab, ano ho, eh mga minamahal, yung po'y pugon. Ibig sabihin po nun, yun po ay confined space. Kumbaga po sa ano, yun po'y kulob na kulob. And how come na sila po, eh kahit balahibo po, hindi man lang nag-amoy balahibo. Yung bang, di ba, pagka nagbabangi po ng yung mga maglalasing ng aso, abuti sa malayo yung sinusunog na balat. Ano? Kasi yung aso, hindi po yan inaahitan eh. Yung aso, sinusuplite, yung sinusunog po sa apoy. Amoy na amoy yung ano. Pero sabi po dito, hindi man lang sila nag-amoy balahibo. Mga minamahal, makikita po natin dito yung God's protection. Pag tayo po'y marunong tumayo sa pananampalataya, iingatan tayo ng Panginoon. At hindi lang po yun, mga minamahal. Makikita po natin dito, ito na nga sa verse 27, lumabas na po sila sa apoy sa verse 26, at ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari, na nangagkakapisan,
ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni na ang mga buhukman ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy-amoy, apoy man sila. Mga minamahal, yung, kahit po yung amoy usok, hindi po sila nag-amoy usok. O amoy apoy. Ayun nga lamang pong, ano, bumili po ako ng barbecue, pag uwi ko po, amoy usok na ako eh. Ibig sabihin, bago po sila ilagay po doon, mga minamahal, binaluta na sila ng Diyos. Yun po yung nakita ko po dito. Hindi sila pinrotektahan ng Diyos nung panahon na sila po ay inihagis doon. Sila po, mga minamahal, bago pa lamang po, o nung sila po ay nag-decide na wag sumamba, they are being protected already by God. Kaya nga po, nung sila po ay dinadala na po, ako'y naniniwala, sila po'y protektado na nun. It speaks about the life of a saved person. Mga minamahal, ang ligtas po, mga minamahal, tayo po sa buhay na ito, ligtas po tayo sa lalang ng kasamaan o lalang ng kaaway. Kanya nga po, pagka tayo po ay natutukso o tayo po ay nakakagawa ng masama, talagang yung atin pong budi ay talagang tayo po'y ginigiyagis. Dinudurog po yung ating mga puso. Kaya nga po, pag mananampalataya po tayo, hindi natin kayang mabuhay na tayo'y sumasalangsang sa Diyos. Yes, pwede natin gawin yan minsan, pero hindi natin kayang maging masaya habang buhay na gumagawa ng mali sa harapan ng Panginoon. At pagka naman tayo gumagawa ng tama, dun po tayo nagkakaroon ng kagalakan. Yung kagalakan po, mga minamahal, na sapat na po yung tayo'y nakapaglingkod. And we don't need anything sa buhay natin. Tayo po ay masaya, we are so happy, we are so blessed na tayo po ay nakapaglingkod sa atin pong Panginoon. Kaya nga po yung naglilingkod at naghahanap ng kapalit, di, hindi pa po sila talaga nakakakilala. Bakit? Yung pong buhay na walang hanggan po, mga minamahal, napakalaki na pong kapalit nun sa lahat ng ating gagawin pa sa paglilingkod. At hindi natin yun kayang bayaran, mga minamahal. So, ito na nga po, ito po yung sunod na blessing, not only yung protection, but also yung tinatawag na promotion. Tingnan niyo po. Verse 28. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Tignan niyo po ha. Kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos. Pambihira. Ano po yung nangyari, mga minamahal? Nung una, galit na galit po itong si Nabucodonosor dito sa tatlong ito. Pero ngayon, mga minamahal, sino man daw pong gumawa ng masama o mamula sa Diyos ni Sedrak, Misak, Abednego, ay parurusahan po ng hari. And listen, sabi dito, pagpuputol-putulin at ang kanila mga bahay ay gagawin dumihan. O minamahal, pagka ikaw daw ay nahuling nilalait mo yung Diyos nitong si Sedrak, Misak, Abednego, ay gagawin toilet yung inyong ano, bahay. Gagawin dumihan, gagawin taihan. You know, sabi dito, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Mga minamahal, makikita po natin dito yung pagpaproklama po ng Haring Nabucodonosor kung sino ang tunay na Diyos. Mga minamahal, I want you to share this with you. Gusto ko pong sabihin na paano mo maipapakilala kung sino yung Diyos na iyong sinasampalatayanan kung hindi ka marunong magtiwala sa Kanya. Kaya nga po, mga kasama ko, mga minamahal, sa mga kapatiran pong nakikinig po ngayon, mapalad talaga ang taong sumusunod sa salita ng Diyos. Napakapalad po, sapagkat ang salita po ng Diyos ay subok. Perfect, sabi ng Psalms chapter 19. Ang salita ng Diyos ay, ito po ay mas mahalaga sa mga rubies.
mas mahalaga sa ginto at pilak. Kung kaya nga po, pag ang tao ay na-focus niya sa salita ng Diyos, mga minamahal, at yung karakter po ng Panginoon ay makuha niya. Mga kabatid, yun po ang tinatawag na tunay na kayamanan sa buhay. Sapagkat ako'y naniniwala, kung pag-uusapan po yung pinansyal o yung praktikal, kung yun nga pong masasama, kung yun nga pong mga ibon sa langit, pinoprovide ng Diyos, lalo na po mga minamahal, yun pong sumusunod sa kanya pong kalooban. At gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, kanina, ay habang ako po ay galing sa bayan kanina at marami po akong nilakad, pag uwi ko po, ako po'y nagpahinga. Tabang ako po'y natutulog, ay may kumatok. May dala po ditong blessing. Ano ho? Meron pong cash, meron pong pagkain. Mga minamahal, iniisip ko, kung ako po ay lukulukong tao, taong hindi naglilingkod sa Panginoon, mangyayari kaya yun sa buhay ko? Kaya nga ang sabi ko, napakapahalad ko naman, nakahiga lang ako eh, babangon na lang at kakain. So yun po ilan sa mga pagpapala ng Diyos na tinanggap din po dito pong sina Shadrach, Meshach at Abednego in verse 30. Nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Shadrach, si Meshach at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Alam niyo mga minamahal, pag sinabi pong pinaginhawa, ganito po. Lahat ng kailangan po nila ay binigay ng hari. Tinanong sila, anong gusto nyo? Sky is the limit, kumbaga. Mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo, pag meron po kayong napatunayan sa Diyos at kayo po'y sumunod sa kanya pong kalooban, sabi ng John chapter 15, ano po, verse 17, ano man ang inyong hingiin sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo ng Ama. Ang context po doon, mga minamahal, sa buhay na ito ay wala naman pong ganitong tagpo sa atin. Wala po akong nababalitaan ngayon na pinapatay dahil lang pananampalataya. Wala po, wala pa naman. By the grace of God. At minsan iniisip ko po, mga minamahal, na bakit Panginoon, itong mga unang mananampalataya, ganun po sila katindi ang pananampalataya. Nakita ko po na yung gawa ng kaaway matindi sa kanilang buhay. Kaya mga minamahal, kung tayo man po ngayon yung nakakaranas po ng alawa ng buhay, huwag sana po nating i-take for granted yung mga pagkakataon. Mas lalo tayong maglingkod. Yung New Testament Church, sa Bible, sila po ay, dahil nag-gathering, sila po'y pinapatay. Praise the Lord, hindi naman po tayo pinapatay pag nag-gathering tayo. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Luwag pa nga po ang simbahan. So mga minamahal, as we end our Bible study this evening, simple lang po yung mensahe. Pag ikaw po ay mananampalataya na ng Diyos, tulad ng tatlo pong ito, nandun po yung inyo pong sakripisyo. Nandun po yung inyong pagsunod, no matter what it takes, mga kapatid. Kaya nga po, sa Bible, ginamit po itong tatlong ito para ipakita ng Diyos ang mga tunay na may pananampalataya. Kaya nga po, meron akong post, at marami naman po ang siguro natuwa sa aking post, anong silbi ng pananampalataya mo na sinasabi mong meron kang pananampalataya na pag nahihirapan ka na, hindi ka na nakakasunod sa Diyos? I'll repeat, anong kwenta ng pananampalataya mo kung sa panahon na nahihirapan ka, hindi ka na makasunod? Ang tanong ko baga eh, ganito ba kahirap yung iyong nararanasan na kinakailangan kang ihagis sa apoy na 7 beses ang init, napakainit na apoy, para lang sumunod sa Diyos? Yan ba yung iyong nararanasan? Sa Bible, si Job, mababasa po natin sa Bible, itong si Job, namatay ang 10 anak, nawala ang lahat ng ari-arian, itinakwil siya ng kanyang asawa, iniwan ng kanyang mga kaibigan, pero ito ang sinabi ni Job, tatanggap ba tayo ng mabuti lamang at hindi ng masama? Ang Diyos ang nagbigay,
ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So mga minamahal, as we end tonight our Bible study, I hope na meron po kayong natutunang lesson. At kung meron man po kayong mga bagay na hindi pa nagagawa at nasusunod sa Panginoon, ipanalangin po natin na tayo po ay makagampan ng kanya pong gawain. Na kahit mahirap, naroon po tayo. Sapagkat ako'y naniniwala, sa Biblia po ang pinagpapala yung mga taong sumusunod, lalo sa panahon po na nahihirapan. Kaya nga po, mga minamahal, ang inyong lingkod, nung ako'y nagsuko ng buhay, nakita ko yung hirap, nakita ko po yung mga kalaban ko, pero mga minamahal, ako'y nagtiwala sa Panginoon. Hindi ko makakalimutan ang verse na ito, itakwil man ako ng aking mga magulang, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Iwanan man tayo ng lahat ng tao, tayo po'y hindi iiwanan ng ating Panginoon. Sa mga nakinig po ngayon, nawa po ay nakita niyo po ang pagliligtas ng Panginoon dito sa kwento pong ito. Pag ikaw ay sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ikaw ay kanyang ililigtas. Kagaya po ng tatlo pong ito, sila po'y naniwala sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama sa langit, kung ikukumpara po namin ang aming buhay sa tatlo pong ito, naihiya po kami. Minsan, konting problema lang, hindi na po kami makapaglingkod sa iyo. At mas nakakalungkot na katotohanan na kahit wala pong hirap, hindi kami makasamba sa iyo. Sapagkat tinitanda lamang po nang hindi pa po nakakakilala sa iyo. Sapagkat kung tunay ka naming nakilala kung gaano ka kadakila. Kapag yung tao, Panginoon, ay nakakita ng artista na darating sa kanilang lugar, dahil sikat, ay pupunta dun sa bayan para manood. At siya'y pagpapakita ng paghanga. At kung bakit ang tao, Panginoon, ay hindi po makakapunta sa bahay-sambahan sapagkat hindi kanya kilala. Wala siyang alam tungkol sa iyo kung gaano ka kadakila, kung paano mong iniingatan ang iyo pong mga anak, kung paanong ikaw o Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, kaya mong paapuyin ang yelo, kaya mong pabagyuhin tuwing summer. Sa iyo o Diyos ay walang imposible. Kaya mong paputiin ang maitim, Panginoon. At ganun din po sa aming buhay, yung aming kahinaan, pwede niyo pong gawing kalakasan. Kapag nakita po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa, magtitiwala kami sa iyo. Kaya nga po hindi kami nagtitiwala sa iyo, sapagkat yung aming tiwala nasa aming sarili. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kapag ako'y mahina, dun ako malakas. At kung ako'y malakas, dun ako mahina. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay sumasagana sa panahong kami po'y lugmok at walang magagawa. Kagaya po ng tatlong aming pinag-usapan, sa pagkakataong ito, no choice na sila. Pero salamat sa kanilang ipinakitang napakalaking pananampalataya na kahit ang kamatayan, hindi po sila napigilan. Panginoon, idinadalangin ko po ang iyong mga anak sa panahong ito. Na huwag maging hadlang ang pandemic na ito para hindi ka namin dakilain at paglingkuran. Tutulungan mo po, Diyos, ang bawat isang nakinig ngayong gabi. Na hindi lamang, Panginoon, kami ay lumago sa pananampalataya. Yung mga wala pa pong pananampalataya ngayong gabi ay makasumpong. Na wala pong ibang daan papunta po sa iyong kaharian kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Na sinabi mo, Panginoon, ako ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Panginoon, ngayong gabing ito, wala akong ibang itinuturo sa kanila, kundi ikaw o Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Nasa sa iyo ang aming kaligtasan. Nasa sa iyo ang aming kapatawaran. At nasa sa iyo na kahit kami po'y mamatay,
kami po ay muling mabubuhay kapiling mo, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa John 11 verse 25, ikaw ang pagkabuhay na magmuli. Kahit ang tao ay mamatay, siya ay muling mabubuhay. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Pangakong mga totoo at tapat na dapat po naming pagtiwalaan. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito sa iyong mga salita. At nawa po, kami po'y napagpala po ninyo ng mensahe pong ito. At makita po namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa pangalan po ng aming Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen at Amen. So, magandang gabi po sa atin pong lahat at sana po ay kayo po'y napagpala ng atin pong gawain ngayong gabi. At sa mga kasama kong mananampalataya, ipakita po natin sa panahon po ng pandemic na ito na tayo po ay mananampalataya at makita po natin na mas masaya po sumunod sa panahon na mahirap kaysa po doon sa madaling sumunod. Maraming salamat po sa gabing ito, sa lahat po ng mga nanood. Hindi ko po alam kung sino po sila at kayo, pero ako pinagpapasalamat sa inyo pong panonood. Purihin po ang Panginoon. God bless us all po.